Kumuha ka na ng bahay, pero maganda ba? Maganda kayong bahay mo, pero malayo naman. Bakit dyan ka kumuha? Eh, pwede naman sa iba. Minsan nakakarinig tayo ng mga ganitong katanungan, pero yun yung mga sagutin natin sa video na ito. Hi, I'm Ping. And I am Abby. May mga nagtatanong, ano ba ang meron kay Amaya? Bakit yan ang napili nyo? Kung curious kayo kung ano ba yung mga amenities namin dito, kung safe ba yung community at kung paano ba yung maintenance service ni Amaya, para sa inyo itong video na ito. So for today, pag-uusapan natin yung mga sumusunod na ito. Yung amenities, security, at yung admin services dito. Tapos sana mag-stay kayo hanggang sa dulo kasi meron tayong ibibigay na information sa kanila na hindi nyo mapapanood sa ibang real estate video. So kung meron ba kami hindi na isama sa mga topics na ito, feel free to comment down below para mapag-usapan natin ito. At dahil dyan, umpisahan na natin. For topic number one, anong mga amenities ba ang meron tayo? Isa sa mga nilook forward namin dito is yung swimming pool. So, hindi na tayo magta-travel pa no, para lang makapag-swimming. So, dito, kapag nainitan ka, pupunta ka lang sa clubhouse tapos andun na yung swimming pool natin. For sector A, ongoing pa yung construction pero sabi naman dun sa admin, pwede naman tayo makiligo muna sa ibang sector. Yun nga lang, meron tayong additional fee dahil hindi tayo doon nakatira sa sector na yun. Pero ang mahalaga, meron tayong swimming pool na pwede nating liguan. So, pangalawa, meron tayo ditong pavilion. So, yung pavilion na yon, pwede natin siyang rentahan kung natin meron tayong mga events, may binyag, may kasal, or kung birthday mo lang gusto mong dun bongga ka, mag-rent ka ng pavilion. So, sa pavilion, open siya from 8 a.m. to 10 p.m. So, kung gusto nyo mag-pa-reserve dito, pupunta lang kayo sa admin office para mabayaran nyo yung mga appropriate fees. Ang next naman natin is basketball court. So magandang basketball court no para ma-promote yung healthy lifestyle sa subdivision nyo. So last time na pumasok tayo dito, may nakalagay dun sa labas na meron silang paliga no. So napakaganda na merong ganun sa isang subdivision para mabuo yung community nyo tapos maging solid din kayo. So ang pagkakasabi sa amin sa admin, free naman kung maglalaro kayo dito pero except na lang kung magpapailaw ka sa gabi. So overall, hindi naman lahat ng subdivision is merong ganyang klaseng amenities. So kami masaya naman kami kasi alam namin na magiging maganda yung community namin at syempre yung anak namin lalaki sa ganitong environment. For topic number 2, safe nga ba ang community natin? So magsisimula tayo sa subdivision. So meron tayong gate sa harap wherein hindi ka basta-basta makakapasok hanggat hindi ka nagkakaroon ng speaker or hindi ka nag-iiwan ng ID mo para makakuha ka ng gate pass at makapasok ka sa Amaya. Nagaya nung sa first video namin, no, makikita mo dun yung guard na yung may apoy. Ayun. So, hindi kami nakapasok agad kasi isi-check muna nila kung anong agenda mo pagpasok mo din sa subdivision namin. So, kung hindi taga-Amaya yung papasok, kailangan yung homeowner na bibisitahin is makapag-advise dun sa mga guard or sa admin na meron kayong darating na bisita para mapapasok sila. Ang kailangan lang gawin is mag-iwan sila ng isang valid ID para mabigyan sila ng gate pass na parang isusurrender nila yung pagkalalabas na sila. So, ibig sabihin, lahat naman ng pumapasok sa Amaya is na account nila. So, ang susunod na tanong dito is, paano kung nakapasok ka kay Amaya tapos meron kang gagawin kalokohan sa loob o kunyari magnanakaw kasi nabi mo lang meron kang bibisitahin sa loob. So, isang example dito is yung time na nag-shoot ako ng video na yung nagmamotor ako. So, ang ginawa ko, nag-setup ako ng tripod ko dun sa harap. Tapos, syempre, pagka-setup ko, aalis ako tapos babalik ako para ma-shoot yung footage. Tapos, dun sa kabilang dulo ng block, merong guide na naka-tricycle. So, nakatingin lang siya sa akin, hindi ko alam kung parang hihinala ko siya kung kasamang loob ba ako. So ayun, after ko mag-shoot, so edi nagtanggal na ako ng helmet ko, lumapit na ako sa camera, kinuha ko na. Tapos, maya-maya, pumunta yung guard, tinanong niya kung taga saan ba ako. Sabi ko, sir, ito po yung unit ko. Tapos, parang hindi siya naniniwala sa akin. So, ang ginawa ko, sabi ko, sir, gusto niyo po ba i-open ko yung bahay para po makita niyo na taga dito talaga ako. Sir, dyan na yun? Apo. So, makita yung susi. Unit yun na, sir? Oo.
Natin ugod na pa. Oo, tapos na. Noong ano pa, Feb 23. Buksan ko, sir, ha? Para makita. Sabi niya, hindi, okay na, sabi niya. Pero umaalis siya, tapos ang ginagawa niya yung minimum sa parang tinitignan niya kung talagang tagadod ako sa bahay na yun. Sa mga loob ka doon. So ayun, parang hindi naman ako na-offend, pero ang mahalaga sa akin is ginagawa nila yung trabaho nila. Dahil nag-check talaga sila rito sa subdivision. So yun yung isang proof na meron talaga tayong roving na guard para mag-check dun sa community natin. Hindi ba nakasarado ito kanina? So nakwento na namin yung first two topics namin dito, which is yung amenities and yung security. So kung andito ka pa at nagustuhan mo yung video namin, sana naklik mo na yung like at yung subscribe button. So kung naklik nyo na yung like at subscribe button, pupunta na natin yung next topic natin. For topic number 3, ano yung mga admin services na meron sila dito? So umpisa natin ito sa admin office. So open sila Monday to Fridays, 8 a.m. to 5 p.m. Tapos pag weekends, Saturday lang, open sila ng 8 a.m. to 12 noon. So kung meron kayong concern sa unit nyo, sa documentation at kung saan pa man, pwede kayong lumapit sa kanila para ma-address yung concerns nyo. Very accommodating naman si Miss Angie, kaya masagot naman niya lahat yung mga concerns nyo. Yun yung sa admin office. Pero para sa maintenance na nagpapanatili ng kagandahan sa environment ni Amaya, meron tayong isang groundskeeping, tapos meron tayong dalawang grass cutters, tapos meron tayong isang technical maintenance. So sila yung mga lalapitan natin kapag meron tayong concerns, for example, sa kuryente, sa tubig. So gaya sa amin, since wala pa kaming nakalagay na kuryente, no, pati tubig. So nilapitan namin si Sir Jonathan para magpa-install kami ng temporary na kuryente para kahit pa parang nakapag-electric pa naman kami dito. So para naman sa tubig, andyan naman si Sir Novem para mag-assist sa inyo kapag kailangan nyo ng water connection, especially pag wala pa yung connection nyo from Santa Maria Water District. Ayun, kahit pa paano, pwede naman na kami maligo. Yun nga lang, medyo mahina yung tubig. Since ang daming mga nakatira na dito, no, hindi kagaya before na wala pang masyado yung nakatira. Kaya maraming salamat kay Sir Novem tsaka kay Sir Jonathan. Ayun, so nakita na natin yung amenities, security, and yung admin services natin. So overall, masaya naman kami sa tumitira namin kasi hindi naman lahat ng lugar is merong ganitong service, no. So gaya ng sabi namin kanina, ano ba yung exclusive na information na ibibigay namin sa inyo na wala yung ibang real estate video? For topic number 4, dito papasok ang do's at don'ts natin. So dito bibigyan namin kayo ng brief information kung ano ba yung mga bawal at yung mga pwedeng gawin dito sa Amaya. So bakit ba may rules pa? Di ba dapat bahala ka na sa buhay mo pag unit owner ka? Oo, pero syempre, ito kasi yung magbibigay ng guide para sa mga tao para mapanatili na maayos yung community natin. So, hindi naman kagaya sa ibang lugar na bahala ka sa buhay mo. So, kung ano-ano na lang ginagawa ng mga tao na nakakaabala din sa ibang mga unit. So, una natin dito is yung paggamit ng inyong unit. So, dito, hindi ka pala pwede magbenta sa labas, no? Kunyari, meron kang sari-sari store or bazaar or garage sale. So, bawal sa dito, hindi siya pwede. Pangalawa naman is yung pet. So, nabanggit natin ito sa unang video natin na hanggang dalawang pets lang yung pwede. Tapos, domestic pets lang yung pwede dito. May pets kami, may dalawa kaming large dog, no? So, thankfully, nakalagay doon hanggang dalawa lang. So, okay siya. Kasama yung dogs namin pag lumipat kami dito. Hindi ka pwede mag-alaga ng bad boy ng bag. So ayun, yung mga livestock hindi yata pwede, no? So yung mga domestic lang talaga. Mga large breed na dogs pwede naman. As long as dalawa lang. Pangatlo natin is yung mga antenna or satellite dish. So ano ba yung mga to? Kunyari magpapalay ka ng cable. So sa signal, di ba, meron tayong satellite na nakalagay sa bubong. Ang sinasabi lang dito kay Amaya is bawal yung nasa harap ng bahay mo. So dapat at least nasa gilid or tagok siya. Tapos sa parking naman, so hindi ka pwede basta-basta mag-parking sa kung saan-saan, no? So dapat meron kang designated na parking para sa sasakyan mo. Tapos bawal ka rin mag-car wash sa gitna ng kalsada. So as much as possible, nandun ka sa loob ng parking mo para hindi tayo makabalo sa ibang mga unit owner. So yung pang-apat natin is yung utility area. So kunyari magkakaroon ka ng sampayan, so hindi ka pwede maglagay ng mahabang sampayan sa labas. So as much as possible, nakatago siya
or kung magkasantay ka man sa labas, is yung movable, yung pwede mo itago. Lalagay mo lang doon pag nandun yung araw, tapos itatago mo rin siya kapag ka okay ka na. Panglima naman is yung air conditioning unit. So, kung makikita nyo, yung mga provided na butas para sa aircon natin is nasa gilid. Or kung maglalagay kayo ng mga split type aircon, so dapat yung condenser nito is nasa may gilid or nasa likod din. So, hindi pwedeng nasa harap. Ang sabi nila, kapag daw nasa harap na yung aircon unit mo is dapat takpan nito para hindi siya kitang-kita sa labas. Lastly, yung garbage natin. So, dito, kapag magkatapin ka ng basura, dapat nakalagay siya sa tamang container. So, meron kang black na plastic bag or green kung nare-recycle ito. Mm-hmm. Para sa collection ng basura, actually, nung na-orient tayo noon, wala pang sinabi na schedule. Mm-hmm. Pero, naki-chismis kami sa kapitbahay. So, ang sabi sa amin is yung collection nila is Saturdays and Monday lang. So, siguro dapat ma-plan nyo mabuti kung paano yung waste segregation nyo para by that time na i-collect siya, hindi siya makakamay sa bahay nyo or makaabala sa ibang tao. So, ayun, mukhang na-cover naman na natin lahat yung mga dapat natin pag-usapan sa video na ito. Kung meron pa kayong mga katanungan na hindi namin nasagot dito, feel free to comment down below para mapag-usapan natin ito. And also, huwag niyong kalimutan mag-like sa video na ito kung nagustuhan niyo. By the way guys, hindi kami nagbebenta ng unit dito sa Amaya, no? So, meron akong friend na sinat ko kasi naitatanong ako. Tapos, ang sagot niya sa akin, ha, sir? May bahay na po ba? Sabi ko, hindi naman ako nagbebenta. So, ayun, hindi kami nagbebenta or nag-endorse, no? Pero, Amaya ba? Baka naman. At para sa mga viewers natin na subscribers natin na hindi pa nagkakaroon ng sariling bahay, so huwag kayong mag-alala, balang araw makukuha nyo rin ito. So para ma-share namin sa inyo para namin na-achieve yung mga nakuha namin is abangan nyo yung next video namin kasi isi-share namin sa inyo kung ano-ano ba yung mga pinagkakakitaan. So ayun, dun yung malalaman yung mga sindikato natin ginagawa. So, ang purpose lang namin is mag-share ng knowledge sa inyo kasi baka mamaya yung ginagawa namin this part is applicable din. Uh-uh. Kaya kung nakapag-like ka na, subscribe, and na-click nyo na yung notification bell para kayo yung una makakita ng next upload namin. So, see you on the next video. Bye-bye.